daw dapat siya yung kalaban ko. Tama, kasi dapat si Sak. Kaso si Sir Arik, iba yung pinatrabaho. Siyempre, para magalit daw yung John Wick, patayin muna yung aso. May battle na naman sa Manila at sa lineup na siksik. Kaya piling hitman na ng liga, ibang klase raw lintik. Kasi tinawagan ni Enigma na may kailangang iligpit. Tanga, may battle lang si Tweng at marami raw bitbit. O, pricing nga pala to. Mula sa kabilang ibayo ay dumami ang inggit. Kasi may mga reklamong para makadayo ikaw ang pinakasipsip. O, nakipagbaliktarang ka na naman sa amo na kapwa mo singkit para makasakay sa eroplano, chine-check-in ang in-check. Pero yung grupo niyong uprising, mga kabilang natatangi. Kaso kung usapan ay galing, mukhang hindi ka kabahagi. Pero alam mo ba kung bakit naisipan kang isali? Trip na trip lang talaga ni Arik, mga pormahan pang bagani. Kaya nga ang nangyari sa Flip-Top Headquarters, siya hinatak. Si Plasma wala ng trabaho, siya na yung bagong tagabili ng alak. Tila naging ampon sa kampo para uprising ng matawag. Kaso parang pokpok lang ng sundalo, ginawa kang bit sa barracks. At ako'y nagsaliksik pa tungkol sa'yo. Bad trip, kasi pinakinggan ko mga kanta mo. Awit! Yung mga paksa mo, ang deep. Kaso ang sagwa mo mag-spit. Sobrang off-beat, malabong mag-hit. Yan yung tipong di nahahabulin kahit nakaw yung beat. At ano kung malalim ka sa wika, pare, di ka pa kompleto. Walang saysay ang mga linya kundi ka sumasabay sa tempo. Kaya pag nag-rap, mas nakikita yung pagka-prom din eto. Na tila ligaw nga sa Maynila kasi pawala-wala sa metro. At ako'y magsisingit lang na kwento. Puta, napansin ko lang. Sabi niya kay Invictus, kakaisip kay Barito, baka bumangon si Rico yan. Tanginang estilo yan. Pinilit mo yung Barito sa Barreto, kahit di na magkahango. Yung punto mo ang labo, nag-aaway-away na nga yung pamilya, ba't ginugulo mo palalo? Makapag-wordplay lang, punyeta. Talagang pilit yung letra. Tipong tropa niya si Juan Tamad at Harlem, yung skitso, friend niya. Kahit sa bara, walang lohika. Kaya iniiba yung porte niya. Sinusubukan magkomedya, kaso lang mas kumukorni na. Dating sa vice, naglalagi. Ngayon sa jokes, biglang liko. Kaso naging iskastakli, puta sablay nung nagbiro. At alam niyong food trip lang to sa akin, kahit di na ako tumodo. Madali lang din tunawin, dadaanin sa Malboro. Saktong mababalik na sa ilalim tong sinasabing isdang oro. Kasi pagtapos kong makain ay diretso inidoro. Pangit mo mag-seta para kang tanga. Sino daw na impluensyahan ko pero ba't nagbaliktaran ka? Talaga palang ang haba mo mag-set up, leche ka. Basta mapahaba lang yung skema, pwede na. Ano, porke kompleto sa detalye, intelihente na? Tanga, ang dami mong sinabing katumbas lang ng etcetera. Kala mo talaga kaabang-abang, sabay suntok na magaang, paasa lang na parabang, inaasahan mo yung job, tas tatawagan ka na lang. Kasi naka... Kasi nakakaumay ka, tanga! Wala namang kagulat-gulat dyan sa sulat mong dala. Siya yung parang sa suntukan, manguupak talaga. Paunat-unat pa ang puta, manunulak lang pala. Pero ako lang ba nakapansin? Kamukha nito si Jet Li. Pangbakbakan nga siguro. Pwes yung sipa ko mas deadly, legendary mga moves ko. Di ako macho at basag ulo, pero makikita nyo yung punto na panis tong Jet Li pag nilabas ko pagka-Bruce ko. Oo, malabrus li pag kumombo, tsak talsik, liliyag. Ako'y magmumukhang piloto kasi tong jet, lilipad. Total, mahilig ka sa mga terminong matalinhaga at puwetiko. Mga dimensyon at elemento, babasagin ko yung teknik mo. Gamit mga banat na diretsyo, kada sa pakdama yung vertigo. Talagang talsik mula sa pwesto, baliwala na tinetermino. Talagang gulpe na matindi. Yung magkabilang pisngi,
Hindi ko titigilan hanggat di nabibingi. Ano na, Mr. Reference, magpaawat ka na lang sa Reference. Tulad nung batter mo nung Soning, do you remember? Madaling sumuko tong contender, natatapusin daw yung sur, pero siya yung napasurrender. Oo, nag-shock tong ulikba, nabulunan sa kanyang sariling salita. Mukhang nagka-amnesia, walang ya, na tila nagulat kung ba't napadpad siya sa gitna, kasi nasa mid na lang bigla. Yeah, hanggang wala nang napiga at sa hiya napapikit. Multilingual pero naubusan ng salita at multilingual pero naubusan ng salita at nagipit. Kaya wag ka nga dyan magpilit. Anong malalim mag-isip? Baka nag-iisip lang ng malalim. Kasi nga walang imik. Palibasa na babad daw sa pagpapakasayad. Malaral plisano, halata nga sa mga salita mong naantala at mukhang pati sakit sa ulo na isalin mo na yata. Pwes madali lang mapisato at ang saktong halimbawa ay kuto ka lang na nanggaling sa lisanong nakahawak. Yeah! Yeah! Nagbalot, my God, natin! Last. Tawag niya sa surrogates, surrogates. Para tunog lirikal yung sinasabi. Nililiteral mo yung lingwahe. Anong tawag mo sa gate nyo, gate? E di pumapatol pala to sa kapatid niya na babae. Kasi Krega ate, his own ate. Kaya niya rin mag-time travel, grabe. Pag tinanong to ngayon, anong date ang isasagot yung dati. Pero sabi, nangihigop ng lakas, espiritual. Nako, wala ngang duda. Total dun sa Jomari Espiritu, may hype kang nakukuha. Okay, price tag pa naitira. At ang nakikita niya na sahod, ingay at intriga kasi yung linya daw pasabog. Galawang cashier ang kinarir. Shit, kapal ng apog. Para matunog yung punch, tinitira yung may barcode. Tinitira yung may barcode. Oh, kasi gumagaan bars din pala to. Kay Balakid nakipaglamano. Para ipakita daw sa tao ang tamang paghawak ng gatilyo. Nakahawak sa gatilyo? Siya na mismo nagbanggit. Buong palad ang gamit na sa pagkalabit. Kaya pwede niyo siyang batukan para palingunin lang saglit. Gusto mo ng gun bars sa baliktaran? Ganun ba? Anong kala mo, di yun uubra? Kasi yung tama sa akin din mapupunta. Pwes gamit ko ganja, baliktad yung shotgun, pero sigurado sa bugka. Pero seryoso, siya'y nakatsyamba sa engkwentro, yung maestro na pabagsak. Pasalamat ka at napatsyempo ka sa inaantok mag-rap. Na halos wala ring tinamo sa mga tira mong pangwak. O sobrang hina ng bato, kaya walang tama nung sisak. At doon na nga daw naging class S, tumaas ang pagkapresko, porque binoto siya ng judges, umaasta ng henyo. E wala namang nakuhang knowledge kung susundan yung kwento. Oo, walang silbi ang classes, tinulugan lang ng maestro. Pero feeling pumalit sa pwesto, siya na daw nasa unahan. Bagong mukha ng dibisyon, sige ngayon, sayo na yan. Iluluklok sa posisyon, kaso madugo yung paraan. Pupugutan ko ng ulo tong gustong kumatawan sa Mindanao na di ikaw ang tumatak sa kasaysayan. Niwala kang kasagsagan, nakilala lamang sa bakbakan bilang peke na maestro, nakadikit na sa pangalan. Kaya kahit anong gun bars gawin mo, mananatili kang saksakan. Flip top ahon 10 Krega vs. Mott. Digdigan yung laban niyon. Flip na pag-ingay para sa kanilang pareho. Sobrang solid nun. Ang boto ng Urado, 5-0. Mag-ingay para kay Mott.